Dalawang lalaki ang sinagip ng mga pulis sa BGH compound sa Baguio City. Sugatan sila matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang tinutuloyang shanty. Agad silang dinala sa pagamutan. Dahil sa lakas ng hangin, nagtumbahan din ng mga malalaking punong kahoy sa lungsod ng Baguio. Nawalan din ng supply ng kuryente ang lungsod at iba pang bahagi ng Benguet. Dahil sa banta ng bagyo, itinigil muna ng Benguet Electric Cooperative ang pag-restore sa linya ng kuryente. Nung manipod di rabi, agris responde kami. Idi sometime, idi parbangon, nag-stop kami lang tabikos na riknate o talaga nga napigsa. Sa Benguet naman, muling lumubog sa baha ang tanyag na strawberry farm. Naitala din ang ilang pagbaha sa La Trinidad dahil dito apektado ang trapiko. Sa Kalinga naman, nasa critical level na ang tubig sa Chico River kaya inabisuhan ng mga nakatira sa Chico River line na lumikas. 60 pamilya nakatumbas ng halos 200 katao sa Cordillera ang lumikas dahil sa Bagyong Egay. 50 pamilya ang lumikas sa Abra habang 1 pamilya naman sa Baguio City. 1 bahay naman ang partially damaged sa Baguio City. Nagkaloob na rin ng Department of Social Welfare and Development ng family food packs at non-food items sa mga evacuees sa iba't ibang lalawigan. Dahil sa banta ng Bagyong Egay, suspendido ang klase sa lahat ng antas at trabaho ng pamahalaan sa Abra, Apayao, Baguio City, Benguet, Kalinga at Mountain Province ngayong araw. Sarado naman ang ilang national roads sa Cordillera dahil sa epekto ng Bagyong Egay. 3 national road ang isinara sa Abra, 3 rin sa Apayao. Hindi rin madaanan ang 4 na national road sa Benguet at 1 national road sa Ifugao. Maging sa Mountain Province, sarado ang 4 na kalsada habang 1 national road ang hindi madaanan sa Kalinga. Pangunahing dahilan, gumuhong lupa at mga nabuwal na punong kahoy. Dante Gittu, para sa bayan.